message ko lang po kay Papa, ano, mag-ingat na lang po siya palagi dun sa bago niyang pamilya. Alam po saan masabi, saka basta po, ano, nakaka-miss ka na po namin, saka mahal na mahal ka po namin. Kahit ano pong nangyari, tatay ka po din po namin. Di man po ako magtatanong ng utang na loob, pero siyempre masakit pa din po yung ginawa mo, tapos sabi mo, di mo ako anak, pero still, tatay pa din kita kasi ikaw yung naka-apelyido sa akin. Basta mananatili ka sa isip ko, sa puso ko, pero siguro di na talaga babalik. Pero okay lang yun. Basta mag-ingat ka na lang po palagi. Mama po, ano, salamat po kasi kahit may pamilya na si Mama, nandyan pa din po siya. Kahit sabi ko dati, galit ako sa kanya. Pero hindi man po siya nagsawa na ni. Suyuin ako na humingi ng tawad na nagkapamilya. Ngayon po, naintindihan ko. Kaya salamat ma, kasi kailangan ko talaga pala ng magulang. Kailangan ko pala talaga ng nanay. Kasi ikaw yung tumutulong ngayon sa akin sa pag-aalaga sa tatlong kapatid ko. Nandyan ka kasi yung alam mong napipressure ako, sabi mo sa akin na muna yung tatlo, ikaw na muna, pwede ka na muna ngayon maglibak-libak ako na mag-aalaga sa tatlo. Kaya maraming salamat po sa nanay ako na kagaya niya. Na nandyan pa din kahit anong nangyari. Di siya sumuko. Kahit na iniwan siya ni Papa, di siya sumuko para sa amin. Maraming salamat. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututo sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi, sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap. Lingap sa mahihirap. Isang pamilya, importante ang magulang sa isang pamilya. Siyempre, kung ang mga magulang hindi magkakasundo, lalo na't may mga anak, paano na lang ang mangyayari sa mga bata? Sila ang naaapektuhan, hindi ang mga magulang. So, importante mayroong ama at ina ang mga bata na tumatayo, dahil ang ama ang haligi ng tahanan, ang ina naman ang siyang hali, ang siyang ilaw na nagbibigay ng liwanag sa mga bata, nagtuturo ng magagandang asas, nag-aaruga, at ang ama naman ang naghahanap ng ikabubuhay para sa kanyang buong pamilya. So napaka-importante ng mga magulang sa mga bata talaga. Magulang, wala, kawawa. Magulang, kawawa ang mga bata. Wala ni Vanessa, wala na yung mga magulang niya. Yan eh. Mabuti si Vanessa, strong ano? Matibay. Matibay? Matibay si Vanessa. Hindi nag-asawa kasi may mga bata. Pag broken family, nag-asawa na agad. Dahil sa, ano, sa kahirapan. Pero sabi ni Vanessa, kahit kami nangyari, wala siyang sama ng loob sa magulang niya. Yun ang maganda. Dahil hindi ka marunong magtanim ng galit, o hindi mo nilalagay sa puso mo ang galit sa magulang mo. Kundi para sa'yo, yan ang tinadhana ng may kapal. So, ikaw naman ang nagpupursige, o tinitibayan mo yung loob mo na makayanan mo lahat ng mga pagsubok na dumarating sa iyo.
lugar na ito? Mandaso. Mandaso? Ano, barangay din ba yan, sitio? Barangay. Ang barangay din ito? Basod, no? Ano kaming grocery? Marisa? Tara! Kumakakalinga ko. Ito kami sa nanay ni ano. Ang bahay nila? Ito po. Saan dyan? Ito po. Ma! Ang ating tao. Tingnan ko lang po dito. Yung bahay po ng mata niya ang masura dito. Nakalingan ko ang baby. Wala pa rito yung ano, mama ni Vanessa po, nakalingan. Nahalap po ni Vanessa doon sa kabila. Doon. Iba, hindi pa puso. Yan ang bahay yan. Wala doon? Wala po. Wala doon? Wala po. Apo si Vanessa Serrano, 16 years old. May tatlo pong kapatid, puro po kami babae. Hiwalay po ang mga magulang namin. So ako na po ang nagtatayong magulang, ama't ina sa mga kapatid ko. Ganoon. Nakumuha ng ano? Ng purpis. Kahapon po ay ano mo yun? Ano mo yun? Stepfather ko po. Kasi yung asawa niya, ano? Apa. Yan ang bahay, asawa. Kahit wala na po sila mama, di ko po pinabayaan yung mga kapatid ko. Sama-sama pa rin po nandaan sa kapatid ko sila. Tapos pag sila kay mama kasi okay naman po kami. Tapos pag wala pong pasok, sama-sama po kami para kompleto pa rin po. Kasi pumupunta din naman po kay mama minsan para magkasama-sama bonding minsan. Okay man po. Si Papa po, hindi ko na po alam kung nasaan siya ngayon. Wala na po akong balita doon. Hindi ko naman na po yung nakakausap. Tsaka wala man na po yung suporta sa akin. Wala man na po, hindi man na po siya nagbibigay ng pera sa akin.
laman na po yung concern sa amin, sa kapatid. Wala na po yung pintor na ama. Pero yung stepfather po ang mga baik. Kahit naman na po wala na si Papa, meron naman po kami kapitan na minsan tumutulong po sa amin. Saka dinadalaw-dalaw po kami sa bahay, tinitingnan-tingnan po kami. Tapos tinutulungan din po kami sa mga pangailangan namin. Mabait, mabait po yun. Kaya kahit wala po kami tatay, may kapitan yun naman po kami. Si Lolo July po. Salamat po kay Lolo July sa pagtulong sa amin. Mahirap po talaga maging broken family kasi wala pong mapagsabihan, mapag-open up na magulang. Pero kahit ganun po, kinakaya po namin maging matatag lang, be strong always. Kasi yun naman po talaga dapat, kahit walang magulang, kakayanin dapat. Pero mahirap po, mabuti nga po yung iba dyan, kumpleto yung pamilya, masaya, may mga magulang, na may mga mapagsasabihan, kaya po nilang mag-open ng problema o may, pag may kailangan, may magulang. Buti pa po sila. Kaya dapat magpasalamat po yung mga kumpleto ang pamilya kasi may masasandalan po sila palagi. Di po gaya namin, di gaya ko. Pero kahit ganun, kailangan magpakatatag ka kasi yun naman talaga dapat. Yun ang aangat sa'yo para makaangat ka sa mga problema ang nangyayari sa'yo. Yun naman po talaga dapat. Minsan nga po, napuntahan po kami ng isang vlogger, si Dr. Love, na scout niya po ako, pinuntahan niya po ako sa bahay. Then, nakwento niya po ako kay Kalinga Prab. Then, pinuntahan din po nila ako. Natulungan po ako ng Team Kalingap. Saka nakapag-open din po ako sa kanila kung anong nangyayari sa akin. Ngayon po, natutulungan na nila po ako sa mga pangailangan ko. Saka di na po masyadong na-stress kasi di na po ako nape-pressure na masyado. Nakakapag-ano na po ako ng problema sa kanila. Nakakapagsabi. Di na po ako na iyak ngayon. Kaya maraming salamat po sa Team Kalingap. Tapos minsan po, pumupunta na po ako sa kanila sa Lighthouse. Kay Kuya Bal po, pumupunta na din po ako sa kanila pag wala po akong pasok. Yan po, dun po nakakapaglibang po ako. Noon po, medyo nakakaisip po ako ng di magandang gagawin sa sarili ko. Pero ngayon po nakakapaglibang-libang na kasi wala na po sa isip ko yung kung ano-anong gagawin na masama. Okay na po ako ngayon. Medyo okay na. Tapos tuwing Sabado naman po, nag-aaral naman po ako sa IELTS para kahit paano po, kapag tapos po talaga ako ng pag-aaral. Tapos ngayon po, nandito po kami kila mama, maghahatid po kami ng bigas sa grocery para makatulong din po ako kila mama pag para po sa mga kapatid ko. Binilhan po namin ng bigas sa grocery. Dalaw po kami dito. Kasi wala po ngayon si mama. May pinantahan daw po. Message ko lang po kay Papa, mag-ingat na lang po siya palagi dun sa bago niyang pamilya. Wala po ako saan masabi, saka basta po nakaka-miss ka na po namin, saka mahal na mahal ka po namin. Kahit ano pong nangyari, tatay ka po din po namin. Di man po ako magtatanong ng utang na loob, pero syempre masakit pa din po yung ginawa mo, tapos sabi mo di mo ako anak, pero still, tatay pa din kita kasi ikaw yung naka-apelyido sa akin. Basta
mananatili ka sa isip ko, sa puso ko, pero siguro di na talaga babalik. Pero okay lang yun. Basta mag-ingat ka na lang po palagi. Bakit nasabi hindi kanya anak? May totoo ba yun na hindi kanya anak? Hindi ko alam, pero sabi ko talaga ni Papa, hindi po. Pero nakapilyado po ako sa kanya, kaya. Ano sabi ni nanay mo? Sabi po ni Mama, si Papa po ang nanay ko. Ay, tatay ko. Parang tinatanggil lang po ako ni Papa. Ayaw niya lang po ng madaming responsibilidad. Pero, sabi ng nanay mo, anak ka niya? Papa. Siya po talagang tatay ko. Kasi simula't-simula siya naman po talagang na silayang kong tatay. Hmm. Pero bakit sinabi yun na hindi kanya anak? Sinabi niya po yun yung magkahiwalay na po sila ni Mama. Anong hindi pa hiwalay? Hindi mo sinabi ka na? Hindi po. Okay naman po. Kailan sinabi sa'yo? Nung may ilang taon ka nung sinabi sa'yo? Ngayon na lang po. Siguro po, 14 years old po. Paano sinabi sa'yo? Ano? Prangkahan? Sabihan ka opo, na? Opo, sabi niya wala akong pakialam sa'yo kasi hindi kita anak. Sabi, wala akong responsibilidad sa'yo kasi hindi kita anak. Mga ganito. Sakit yun? Diba? Natatanggap po na din. Pero mo, ano nung sabihan ka, ano ang feeling mo? Masakit na talaga? Masakit po, iyak po ako ng iyak po. Iyak lang ako ng iyak. Pero nandiyan po yung mga kabalid ko, pinapagaan yung loob ko. Ayan, ay, nandito naman kami. Yan si Mama. Para, ano sa'yo. Wala ka mang tatay, may nanay, isang kapatid ka. Yan po, yun lang iniisip ko. Sige lang. Ibaling wala si Papa, basta't nandiyan po si Mama. Kasi mas okay po talaga may nanay kaysa sa tatay. Kasi si Mama po kayo niyang magtayo bilang nanay at tatay sa amin. Hadyang na-separate lang po talaga yung hindi po siya nag-stay dun sa bahay namin, sa side. Pero may bahay po. Pero nadalawang po kami dito. Okay na po ngayon si Mama, kami ni Mama. Pero kay Papa po wala na. Wala na po akong balita dun sa kumusta po. Anak, di ba ang tatay mo? Meron na po. Ilan? Isa po. Di man kasal yun, di ba? Si Mama po. Di itong... Hindi po. Si Mama po. Dalawang asawa. Si Mama po ang kasal kay Papa. Saan ka mas malapit? Sa Mama mo o sa Papa mo? Dati po, kay Papa. Dati? Dati. Pero ngayon po kayo. Nung sinabihan ka ni tatay mo na hindi ka niya anak, parang na malayo. So ano mo, ano minsaya mo kay nanay mo? Kay Mama po, ano, salamat po kasi kahit may pamilya na si Mama, nandyan pa din po siya kahit sabi ko dati, galit ako sa kanya. Pero hindi mo po siya nagsawa nanay. Suyuin ako na humingi ng tawad na nagkapamilya. Ngayon po, naintindihan ko na. Kaya, salamat ma kasi kailangan ko talaga pala ng magulang. Kailangan ko pala talaga ng nanay. Kasi ikaw yung tumutulong ngayon sa akin sa pag-aalaga sa tatlong kapatid ko. Nandyan ka kasi yung alam mong napipressure ako, sabi mo sa akin na muna yung tatlo, ikaw na muna, pwede ka na muna ngayon maglibak-libak ako na mag-aalaga sa tatlo. Kaya maraming salamat po kasi may nanay ako na kagaya niya. Na nandyan pa din kahit anong nangyari. Di siya sumuko. Kahit na iniwan siya ni Papa, di siya sumuko para sa amin. Maraming salamat. Wag mapapagod na, ano? Wag mapapagod sa amin. Ma-message ko sa'yo na, ano? Wag kang mapapagod na umintindi. Wag kang mapagod na ma-proud sa mga anak mo kung ano yung mga achievement na nakukuha nila kada sa araw-araw, tapos mga nalalagpasan nilang pagsubok. Nandiyan ka lagi. Wag mo kaming iiwan. Saka gabayan mo pa kami lalo para lalo lumawak yung pag-iintindi namin. Saka maunawaan namin lahat ng nangyayari. Kasi dahil sa'yo, kung wala man kami magulang, kung napabayaan kami, wala kami, hindi namin natutunan yung magandang asal. Nang dahil sa'yo po natutunan namin. Kaya maraming salamat po kasi ikaw yung nanay na kahit anong mangyari, andyan para sa mga anak. Andyan para sa amin. Kahit nga po siguro walang makain si Mama, may makain lang kami, okay lang po yun sa kanya.
Ganun po si Mama. Kahit po, dati po talaga, nagkaroon po talaga ako ng sama ng loob. Pero naintindihan po na mawawala din pala yun pag subok lang pala sa amin. Yun po talaga. Ngayon, naintindihan ko na lumawak yung pag-unawa ko na kaya naman yan si Mama mo kasi dahil kay Papa mo. Pero hindi din naman po ako galit kay Papa kasi kung hindi dahil sa tatay mo, wala ako ngayon dito nakatayo na ganito magsalita kasi dahil sa kanila, tinuruan nila kung paano magsalita ng maayos, magrespeto. Kaya maraming salamat po sa kanilang dalawa. Kahit separate na kayong dalawa ngayon, natatanggap ko na po yun, saka naintindihan ko na basta mahal na mahal po namin kayong magkakapatid kahit na ganyan po ang nangyari sa buhay. Be! Badya, be! Dap! Badya! Badya na! Dalawa na yan? Dalawa yan? Hindi po, pinsan ko lang. Yan po yung binablog ni Dr. Love. Ito yan yan. Bunso yan. May sumunod pa dyan. Ito pong bunso. Yan ang bunso. Ano pangalan niyan? Daphne. Ha? Daphne. Daphne? Please. Daphne? Ah. Ito, may grocery sila. Ayan mo yung grocery. Ngi. Pag-abot ni Mama. Pag-abot ni Mama. Ano mo yung galito dito? Halip. Sige pa naman. Bigas niya, ha? Sabi ka na, nanay mo na kasama ko si Vanessa. Huwag mapunta kami sa Rosogon. Masama sa Rosogon to. Landing pad. Wala rito, hindi ko naabutan. Kasi si stepfather mo. Ay, andyan? Nag-alis. Hindi. Lipit mo na lang yun. Paalam ka doon sa stepfather mo. Para at least siya magsabi kay mama mo na kasama ka sa susugod. Wala. Yan po mga kalingap. Para yung mama niya. Papaalam lang po sa mami na. Sama namin. Bakit daw ako? Bakit saan rin? Saan ito? Landing pad. Ilang susunod. Wala siyang pasok. Saan yung stepfather mo? Wala? Wala po. Diyan kanina? Bantay mo lang ito taba ka, Mama. Itong ilo. Ilipit mo na ito. Sarado yung bahay? Bukas man. Ha? Sarado? Sarado po. Inandyan man po siya ay. Maduma na ako. Tara na? Tara na. Makalimang mag-test. Isang... Salamat po sa ating lahat, mga kalimang. Ako bakit? Pangalang nanay ni Vanessa. Siguro sa ating next balik po dito, kasi po ma-interview, makausap.
Thank you so much, mga kalinga. Kami po ay bibiyahin ako muna. Mga kalingap, mga kaibigan, ako po ay nasa police station po. Nandiyan po si Kapitan Magkamagong, yung mama po ni Vanessa, mga kalingap. Para po, usapan. At ang review po ng police dito po sa bayan po ng Basod, mga kalingap, mga kaibigan. So, yan po, no? Natapos yung usap namin. At okay na po, mga kaibigan. Okay na po yung problema ni Vanessa. Yung nanay po niya, mga kalingap, usap po natin. At yun nga po, mga kalingap, yung mga anak na po, no, yung problema. Okay na po. Nagawa po namin ng solusyon, mga kalingap, mga kaibigan. At ito nga po yung aming maitulong po sa kalingap na ano po, bilang po ng bahay. Ito po si Vanessa, mga kaibigan. Kami po sa Team Kalinga po, matulong tayo para maging maayos yung buhay po nila, yung magkapatid po. Kasi ayon po sa salaysay ni Vanessa po, na yung ama niya po ay may iba ng pamilya at yung kanya po ina ay meron din po, mga Kalinga. So, matutuwa po yung magulang po ni Vanessa, yung kanya ina po na siya po yung nasa Kalinga ngayon. So, masaya po si yung ina po ni Vanessa. At maging si Kapitan po, mga kalingap, ay okay naman, nag-usap kami. At sabi ko nga sa kanya, Kap, karoon po ng ng partnership ang Barangay Magkamagong sa Team Kalingap, mga kaibigan. So, maganda kami ng programa, wedding program, amateur singing contest po sa Barangay Magkamagong. So, salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Huwag niyo pong iba si Kapitan, yung ina po ni Vanessa. Okay na po, mga kalingap, at dito po sa police station ng Basod, nag-usap na rin po kami. Salamat sa hippie. Ha? Sapagkat tumulong po para maging okay lahat. Ito pong yung buhay po ni Vanessa, mga kaibigan. So yan po ha, ating update po kay Vanessa. At makasama po namin siya sa trip to Sorsogon. Yan po, bukas po, mga kaibigan. Salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat, mga kalingap. Kay Kapitan, shout out kay Kapitan ng Barangay Magkamagong, Kapitan July. Kalingap mula dito sa Lingap Headquarters, Kulawal, Santos, Matubang. Simpleng tao, ordinaryong vlogger na handang tumulong sa abot ng makakaya. VSM Kalingap Radio. VSM Kalingap Radio. Kalingap Radio. Balitaan. Kalingap Radio. Balitaan. VSM Kalingap Radio. Maghahatid ng mga balita. Mga balita sa pagtulong at pagdinga. Nabibigay ng tama at hustong impormasyon sa ating mga kalingap. Maghahatid ng mga nagbabagang balita. VSM Kalingap Radio. Kalingap Radio. Balitaan. Kalingap Radio. Balitaan. VSM Kalingap Radio. At ngayon, narito na si Kuya Val Santos Matubang. VSM Kalingap Radio. Kalingap Radio. Balitaan. Kalingap Radio. Balitaan. VSM Kalingap Radio.